Okay, welcome back po dito sa ating channel. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-connect si NodeMQ kay Microtech para makapag generate tayo ng codes dun sa ating hotspot. So gagamit tayo dito ng example sa IDE ni Arduino. Dito tayo sa files and then examples. Then hanapin natin dito yung library ni ESP8266 Telnet Client. Piliin lang natin dito si Microtech Router. Ito siya. Then, since wala naman akong mga SSID, tatanggalin ko na itong mga to. At ito, dalawa lang. Siyempre dito, ang lalagay natin yung username and password dun sa admin natin para makalagin tayo kay Microtech. Yan. Tapos, password. Then, yung IP address ni Microtech natin is 0.1. Tapos, dito, yung SSID ng hotspot natin. Yan ang ilalagay natin dyan. Then, yung password, since blank siya, yan. And then, pa ba yung tatanggalin natin dito? Ah, ito. Since wala naman tayong SSID dito, tanggalin natin yan. Yan. Tapos, dito sa command, hindi, ayan. Leave lang natin yan as is. Then, testing muna natin. Upload. Tingnan natin kung papasok siya sa telnet ni Microtech router natin. At compiling sketch, waiting lang. Okay, uploading. Medyo matagal yung kanyang pag-upload. So, antayin lang natin. Then done. Ayun. Kita nyo dito. Wait for Wi-Fi. Incorrect. Ah, alam ko na. May nakalimutan tayo. Dito nga pala. Papayitan natin to. Since meron na tayong na-set dito sa itaas. Ito. Ito ang ilalagay natin sa baba. Ayan. So, payitan lang natin to. Sayang yung oras ko na. Medyo matagal-tagal din yung kanyang upload. Pero, okay. And upload natin ulit. So, nag-failed siya. Pero, nakakonect naman tayo sa Wi-Fi. So, hindi lang siya nakapasok doon dahil mali yung username, password. Hindi natin nakapi dito. Pero this time, dapat pumasok na siya. Okay, antayin lang natin ulit. At ayan, waiting for Wi-Fi ulit. Ayun, pumasok tayo kay Microtech. So, ibig sabihin, gumana siya. Battle.net. Login failed. Pero hindi naman siya nag-failed eh. Login failure kanina. Ayan. Ngayon yung binigay sa atin. Okay, so ngayon, clear natin to. Gagawa tayo ng condition. Tingnan natin kung mag-a-appear siya dito. Yan, yan. Yung ating gagawing script. Okay. So, dito naman, sa ating IDE, tanggalin natin to. Tanggalin ko to. Ah, ito. Yan, tanggalin ko yan.
Then, tanggalin ko rin ito. Yan. Tapos, yan. May ginawa na akong script dito kanina. Para hindi na ako magta-type. Masyadong mahaba. Lagay ko yun dyan. Yan. Credit is equals to 1. Yan yung magti-trigger ng script natin. Then, etong si string. Magandang alagay ito. Ah, dito na lang. Yan, dito. Lagay kita rito. Tapos si integers credit. Ito na rin. Integers credit equals to 1. Yan. Okay. So, ang mangyayari dyan, ito, si IP hotspot user add name sample. Okay. Palitan natin to. So, dapat magkakaroon tayo dito ng testing. 101 na username. Then, meron tayong limit uptime na 1 minute. So, kung working yung script natin dito, eh, dapat mag-generate siya ng bagong username dito. Okay, ito lang naman, example lang naman. Ito nga pala yung script para mag-call nung script dito. Kaya puro script yan. Then, final script. Yung pinagsama-sama sila. 1, 2, 3, 4. Final script. Itong tc.send command. Ito yung magko-command ng, ito yung magsisend ng lahat ng script na ito. Papunta kay Microtech. So, tingnan natin. Upload natin siya. Like tayo dito. Then, upload. Tingnan natin. Asan siya? Ay, ito pala. Anong mali mo? Wala siyang partner. Ayan, sobra. Okay. Run natin ulit. Okay. Medyo matagal. Patuloy natin. Babalikan ko kayo. Yun. Wait for Wi-Fi. Done uploading. Pumasok. Ito yung kanina. IP hotspot user testing 101. Meron tayong 1 hour limit. Ayun, pumasok siya. Then punta tayo dito kay Microtech. Ito siya ngayon. So tingnan natin kung tama ba 1 hour. Okay. So abangan niyo yung next video ko na subukan kong bumuo ng isang complete program. Tingnan natin kung makagawa tayo. Pero sisimplihan ko lang, basic lang din yung gagawin ko, then bahala na kayo kung paano niyo didiskartehan yung pag-build ng program ninyo. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Thank you.